Magandang gabi na rito po ang update sa ating minomonitor na si Bagyong Ulysses na may international name na Vamco. Muli pong namataan ang sentro ni Tropical Storm Ulysses sa layong 375 km silangan hilagang silangan ng Viracatanduanes or 500 km silangan ng Dait Camarines Norte, itong si Ulysses. At bahagya pa pong lumakas yung kanyang maximum sustained winds na ngayon ay nasa 85 km per hour malapit sa gitna, samantalang yung pagbugso naman ng hangin umaabot ng 105 km per hour. Patuloy pa rin pong kumikilos pahilagang kanluran ang bagyo sa bilis na 15 km per hour. At compared po sa satellite animation kaninang alas 11:30 na press conference ay mas gumanda pa itong sirkulasyon ng bagyo. At muli nakikita natin sa ating satellite animation, humahampas na po yung outer rain bands ng bagyo dito sa may Bicol region, eastern at central Visayas at maging sa may Caraga. Samantala, patuloy ding iiral itong tail end ng cold front na nakakaapekto at magpapaulan pa rin dyan sa may northern Luzon. Inaasahan po na ngayong gabi ay lalakas pa itong si Ulysses at magiging isang severe tropical storm, at habang papalapit yan sa may Bicol region pakanluran, ito ay aabot na sa typhoon intensity by tomorrow morning. Bukas po ng hapon, Wednesday, nasa layong 90 kilometers hilaga ng Viracatanduanes ang mata o sentro nitong si Ulysses. At dahil po sa nilalapit or paglapit nitong bagyo dito sa may kalupaan ng Bicol region, yung signal number 1 po sa malaking bahagi ay itinasa natin sa signal number 2. Nakataas po ang signal number 2 dyan po sa amin sa Catanduanes, sa Albay, sa Sorsogon, sa Camarines Sur at sa eastern portion ng Camarines Norte sa mga bayan po ng Basud, Daet, Mercedes, San Lorenzo Ruiz, San Vicente at Talisay. Posible po makaranas na ng pagbugso ng hangin mula 61 to 120 kilometers per hour sa loob ng susunod na 24 oras ang mga lugar under signal number 2. Samantala, nakataas pa rin po ang signal number 1 dyan sa northern Samar, sa northern portion ng Samar province sa mga bayan po at lungsod ng Almagro, Calbayog City, Gandara, Matuginaw, Pagsanghan, San Jorge, San Jose de Buan, Santa Margarita, Santo Niño, Tagapulaan at Tarangnan. Pati rin po sa northern portion ng eastern Samar sa Arteche, Dolores, Hipapad, Maslog, Oras at San Policarpo. Nakataas rin po ang signal number 1 sa buong Masbate kasama ang Tikaw at Burias Island. Pati rin po sa ibang bahagi ng Camarines Norte. Sa ibang lugar naman na bago lamang yung pagkakataas ng signal number 1, hindi pa po agad mararamdaman ang pagbugso ng hangin mula 30 hanggang 60 kilometers per hour. Posibleng magsimulang maramdaman po yung mga pagbugso ng hangin na yan in the next 36 hours. So itong malaking bahagi dito ng Central at Southern Luzon na bagong-bago lamang ang pagtaas ng signal number 1 ay maganda pa po ang inaasahang panahon ngayong gabi. Kasama po sa bagong dagdag sa mga lugar under signal number 1, ang Romblon, Marinduque, Mindoro provinces kasama na ang Lubang Island, buong Quezon na kasama ang Polillo Islands, Batangas, Laguna. Dito po sa Metro Manila, Cavite, Rizal, Bataan, Pampanga, Bulacan, Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, eastern portion ng Pangasinan kasama po mga bayan ng Asingan, Balungaw, Natividad, Rosales, San Manuel, San Nicolas, San Quintin, Santa Maria, Tayug at Umingan, at dyan po sa central and southern portions ng Zambales, sa Butolan, Cabangan, Castillejos, Iba, Masinloc, Olongapo City, Palawig, San Antonio, San Felipe, San Marcelino, San Narciso at sa bayan po ng Subic. Narito naman po magiging kalagayan ng panahon bukas, November 11, sa malaking bahagi po muna tayo ng Luzon. Dahil po sa inaasahang paglapit ng bagyong Ulysses sa may Bicol region, magsisimula na pong maramdaman ang masungit na panahon bukas. Stormy weather po, mapabugso ng hangin at malalakas na mga pag-ulan. May banta na po ng mga pagbaha at paguho ng lupa dyan sa mga lugar dyan sa atin sa Bicol region. Samantala, dito naman sa may Metro Manila, Calabarzon, Central Luzon at ilang bahagi po ng Mimaropa, magsisimulang maging maulap ang panahon late in the morning bago po magtanghali, at habang nagpo-progress yung araw ay mas magsusungit na po ang panahon, may kasamang pagbugso ng hangin at yung mga pag-ulan mula po kalat-kalat hanggang sa mas tuloy-tuloy na pong mga pag-ulan. At muli po, yung banta po ng mga pagbaha at paguho ng lupa ay ating paalala sa ating mga kababayan para makapaghanda. Samantala, dyan naman sa may northern Luzon, yung epekto naman po ng tail end ng cold front at ng papalapit na bagyo ay magdudulot din ng mga pag-ulan na posible ring magdulot ng mga pagbaha at paguho ng lupa. Pero sa may dako ng Palawan at sa may kalayaan ay masisili po ang araw bukas, may thunderstorms lamang sa hapon at sa gabi. Dumako naman tayo sa Visayas kung saan magiging maulan din po ang panahon bukas, Wednesday,
November 11 dahil po yan sa outer rain bands or trough nitong si Bagyong Ulysses. Pero sa may Mindanao po, may mga bahagyang pag-uulap at may mga pag-ulan din although pasilip-silip ang haring araw. Samantala, dahil din dito sa northeast monsoon or habagat, ang extreme northern Luzon, ang buong northern Luzon rather, ay magkakaroon po ng maalon hanggang sa napakaalong kalagayan ng mga karagatan. Maliban po dyan yung mga lugar under signals number 2 and 1, bawal pong pumalaot yung ating mga kababayang mangingisda. Sa ibang bahagi po ng eastern Samar at pati dito sa may Kalayaan Islands, magiging maalon hanggang sa napakaalong ng kalagayan ng karagatan. So wag na po munang tumuloy pumalaot para po sa inyong kaligtasan. At tingnan natin na magiging pagkilos pa ng bagyo ang araw po ng Thursday at Friday. At Wednesday po, tuloy-tuloy pa rin yung pagkilos pakanluran nitong si Bagyong Ulysses. So dadaan po yan dyan sa May Sierra Madre kung saan magkakaroon siya ng interaction. Possible po na bahagyang humina ang bagyo at posible rin na ma-maintain niya ang kanyang typhoon intensity hanggang sa dumaan yan dito sa atin sa may Metro Manila palabas po ng West Philippine Sea. Thursday ng hapon, nasa layong 110 kilometers kanluran ng Subic Zambales ang mata ni Typhoon, by then Typhoon Ulysses. So muli po ang ating paalala, nasa loob pa rin po ng ating cone of probability ang malaking bahagi ng Southern Luzon at ng Central Luzon. So hindi lang po tayo sa may Metro Manila at Calabarzon ang maghahanda, pati yung mga lugar po dito, dahil posible pang magbago ang pagkilos ng bagyo at posible pa pong umakyat bahagya or bumaba bahagya itong track na tatahakin nitong si Ulysses. And by Friday afternoon, nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility itong bagyo na sa layong 590 kilometers kanluran ng Subic Zambales. Patungo po yan dyan muli sa gitnang bahagi ng Vietnam. Muli, ano pang ating mga aasahan dito? Dahil nakikita natin na aabot ng typhoon intensity itong si Ulysses, ang pinakamataas na pwedeng itaas na warning signal ay signal number 3. Ang mga impacts po ng signal number 3 ay pagkabuwal po ng mga puno, pagkatumba ng mga poste, at pagkasira po or partial or total damage sa mga structures, gaya po ng mga bahay gawa sa light materials. Yung mga baybaying dagat po ay magiging maalon hanggang sa napakaalon dyan sa Northern Luzon, sa Kalayaan Islands, sa ibang bahagi ng Eastern Samar at sa lugar po kung saan nakataas ang signals number 2 and 1, mapanganib pong pumalaot, so huwag munang tumuloy. Muli po ay yung ating storm surge. May katamtaman hanggang sa mataas na banta ng hanggang 2 metrong storm surge height in the next 48 hours itong pagdaan nitong si Bagyong Ulysses. So ipinapakita natin dito sa ating storm surge watch number 2 visualization sa ating mapa, yung malaking bahagi po ng Southern Luzon ay merong up to 2 meters na storm surge height. Yan po ay dito sa may Bicol region, maliban sa eastern part ng Masbate kasama na yung Tikaw Island. Dito po sa Romblon, Marinduque, northern coast ng Mindoro provinces kasama yung Lubang Island, Calabarzon. Dito po sa mga baybaying dagat ng Manila Bay, so Cavite, Metro Manila, Bulacan, Pampanga at Bataan, at pati rin po dito sa may Aurora. Ito pong storm surge height natin, posible po yung magdulot ng pagbaha paloob po sa dalampasigan sa mga baybaying dagat, at nag-iiba-iba po yung inundation level o yung taas po ng pagbaha, depende po sa topografiya ng inyong mga baybaying dagat. Ang ating pong paalala sa ating mga kababayan sa mga lugar na nakita natin kung saan posible ang storm surge ay lumikas na po sumunod sa ating instructions na binibigay ng ating LGUs. At para naman po sa mga pag-ulan, dahil pa rin sa epekto ng tail end ng cold front, may aasahan na kalat-kalat na mahihina hanggang sa katamtaman at paminsan ay may kalakasang pagbuhos ng ulan sa Cagayan kasama ng Babuyan Islands, Isabela at Apayao. Samantalang dahil naman sa outer rain bands, pati rin po yung trough or extension nitong si Ulysses, may aasahan din po mga pag-ulan sa Aurora, Quezon, Bicol Region, Eastern and Central Visayas, Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula at Bangsamoro. Ngayon, simula po ngayon hanggang mamayang gabi at posibleng tumuloy-tuloy yan hanggang bukas. Yung mas malalakas na pag-ulan po bukas ay mararanasan dyan sa may Bicol Region at ilang bahagi ng Eastern Visayas. Muli po ang ating paalala, yung mga banta ng mga pagbaha, pagguho ng lupa at sa kaso po ng albay, yung pagdaloy po ng lahar dahil nga po sa mga nagdaang bagyong Quinta at Rolly na talaga namang nagpa-ulan dyan sa may Bicol especially at sa Calabarzon. Kapag tuloy-tuloy po o malalakas yung mga pagbuhos ng ulan, iba yung pag-iingat po ang ating paalala, identified po ng ating LGUs ang
mga high-risk areas for flooding and landslides. Kaya sumunod na lang po tayo sa instructions para sa paglikas. Naglalabas naman po ang ating Regional Services Divisions ng heavy rainfall warning kapag tuloy-tuloy ang malalakas na mga pag-ulan, at yung Hydromet Division ay naglalabas din po ng General Flood Advisory at Basin Flood Advisory. At muli po yung naipakita nating track ng bagyo, generally west-northwestward ang movement for the remaining part of the day, at bukas naman westward na yung movement. Posible po sa ating nakita sa forecast track yung paglapit lamang nitong si Ulysses dyan sa northern part ng Catanduanes at Camarines Norte bukas ng hapon at gabi, at posible pa rin yung landfall dyan sa May Quezon Thursday morning. At nakikita pa rin natin na posible yung bahagyang pagbaba ng track nitong bagyo, at posible pa rin ang paglandfall nito sa may hilagang bahagi ng Bicol region bukas ng hapon or gabi. So ang atin lang pong paalala, huwag po tayong mag-focus sa landfall area. Ang ating concerned critical areas po itong Bicol region, Calabarzon, northern part ng Mimaropa, Metro Manila, and Central Luzon. Maghanda po tayo dahil meron tayong banta ng mga pagbaha, pagguho ng lupa, at storm surge. Regardless kung directly po tayong dadaanan ng bagyo or hindi. At posibleng makalabas na po ng PAR itong si Ulysses Friday afternoon. Muli po ngayong gabi, inaasahan na lalakas pa bilang severe tropical storm itong si Ulysses, at bukas ng umaga ay nasa typhoon intensity na ito, at posibleng maabot ang kanyang pinakamalakas, 130 to 155 kilometers per hour bukas ng hapon or gabi, at posibleng ito'y tumama sa kalupaan or lumapit ng nasa peak or near peak intensity. Tingnan naman natin ang magiging kalagayan ng panahon sa mga paunang lungsod ng ating bansa Thursday hanggang Saturday. At hindi po yan covered kasi ng ating inilabas na bulletin. Sa Baguio City, Thursday and Friday, maulan pa rin po yung panahon dahil sa epekto ng pagdaan ng bagyo at nung tail end ng cold front. Pero Saturday, sisilip na ang araw, pero meron pa rin thunderstorms sa hapon at sa gabi. Dito po sa Metro Manila, Thursday ay magiging stormy o masungit po ang panahon dito sa atin dahil nga sa pagdaan ng bagyo. Friday, maulap pa rin, may mga kalat-kalat na mga pag-ulan. So meron pa rin tayong banta ng mga pagbaha sa Thursday and Friday, pero Saturday ay mag-i-improve na ang weather condition at sisilip na muli ang araw. Diyan sa May Legazpi City, Thursday, bagamat nakadaan na itong bagyo, may aasahan pa rin pong maulap na kalangitan, pero Friday and Saturday ay sisilip na muli ang araw, medyo maalinsangan ang panahon, at may thunderstorms sa hapon at sa gabi. At dyan naman sa may Metro Cebu at sa Metro Davao, Thursday hanggang Saturday, generally maalinsangan at mainit ang panahon, may banta lamang ng thunderstorms sa hapon at sa gabi. Limited lamang po ang hashtag UlyssesPH para sa updates ukol sa bagyo. Muli po, nagpo-post tayo ng ating updates sa ating official social media accounts, DOST_PAGASA, on both Twitter and Facebook. And of course, yung ating kumpletong impormasyon, maaari kayong bumisita sa ating website, bagong.pagasa.dost.gov.ph. Ang sunod pong severe weather bulletin na ilalabas mamayang alas 8 ng gabi, and from there on, every 3 hours na po ang paglabas ng ating update. Samantala, ang next press briefing naman po ay mamayang 11:30 ng gabi. Yan po muna ang latest mula sa PAGASA Weather Forecasting Center. Ako po ang inyong forecaster, Ariel Rojas. Magandang gabi at mag-ingat po tayong lahat.